Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang sakit na hypertension. Ang hypertension ay isang kondisyon na kung saan mataas ang presyon ng dugo sa mga blood vessels. Maaaring magkaroon ng hypertension sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng labis na pagkain ng mga matataba at maalat na pagkain, paninigarilyo, sobrang pag-inom ng alak, kakulangan sa ehersisyo at marami pang iba. Ang mga taong may pamilyar na kasaysayan ng hypertension, sakit sa puso, at diabetes ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng alta presyon. Para matukoy ang alta presyon, kinakailangan magpa-check ng blood pressure sa doktor o health worker. Ang blood pressure na normal ay 128 of a millimeter of mercury. Kung saan ang unang numero na 120 ay ang systolic pressure at ang pangalawang numero na 80 ay ang diastolic pressure. Ang systolic ay ang numero sa itaas o unang numero sa blood pressure reading at nagsasabi kung gaano kalakas ang presyon ng dugo sa mga artery kapag nagpo-push ang puso. Ang diastolic naman ay ang numero sa ibaba o pangalawang numero sa blood pressure reading at nagsasabi kung gaano kalakas ang presyon ng dugo sa mga artery kapag nagre-relax at nagpapahinga ang puso. Ang mga ito ay karaniwang sinusukat gamit ang isang instrumentong tinatawag na sphygmomanometer o blood pressure monitor. Kung ang blood pressure ay lampas sa normal na limit, kinakailangan ng mga pagbabago sa paraan ng pamumuhay at maaaring kinakailangan ng gamot. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng iba't ibang sintomas kabilang ang mga sumusunod. Una, sakit ng ulo. Kadalasang nararanasan ng mga taong may hypertension ang mga sakit ng ulo, lalo na sa likod ng ulo o batok. Pangalawa, pagkapagod. Maaaring makaramdam ng pagkapagod o panghihina ng madalas ang mga taong may hypertension. Pangatlo, panlalabo ng paningin. Maaaring magkaroon ng panlalabo ng paningin o mga problema sa paningin ang mga taong may hypertension. Pang-apat, hingal. Maaaring magkaroon ng hingal o pananakit ng dibdib ang mga taong may hypertension kapag nag-e-exercise o nagpapahinga. Panglima, pagduduwal. Sa ilang mga kaso, maaaring magdulot ng pagduduwal o pagsusuka ang taong may hypertension. Ang mga paraan ng pagbabago sa paraan ng pamumuhay ay kinabibilangan ng pagkain ng mga masustansyang pagkain tulad ng mga prutas, gulay, at pagkain na mababa sa taba at asin. Kinakailangan din ng sapat na ehersisyo tulad ng paglalakad, pagbibisikleta, at iba pang mga aktibidad na nakakapagpababa ng presyon ng dugo. Kung kinakailangan ng gamot, ang mga doktor ay maaaring magreseta ng mga gamot na nakakapagpababa ng presyon ng dugo tulad ng mga diuretic, beta blockers, at iba pa. Mahalagang sundin ang mga direksyon ng doktor upang mabawasan ang panganib ng mga complication. Kung hindi maagapan ang hypertension, maaaring magdulot ito ng mga complication sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, kidney failure, at stroke, kaya't mahalagang alagaan ang kalusugan ng puso at sundin ang mga rekomendasyon ng doktor. Sana ay nakatulong ako sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa alta presyon. Maraming salamat sa iyong oras na inilaan sa tungkol sa hypertension. Thank you.